Ano bang nakakatawa sa inyo? Nagkaroon ba kayo ng definite standard or parang konsepto ng pagiging anong nakakatawa sa ibang tao? Si Joey De Leon ang parang nag-verbalize nung understanding ko na yung normal, pag ginawa mong hindi normal, normally, nagiging nakakatawa. Let's say for example, yung physique ng tao. Anything na sobra or under, merong potential na maging nakakatawa. Like for example, yung pagka-average size na person ka, okay lang eh. Pero pagka yung mabigat ka o kaya payat ka, there's always a potential. Pero it doesn't mean na yung mga average-looking people eh hindi nakakatawa. Doon pumapasok yung skills. So mas kailangan magtrabaho ng mga taong kagaya natin. Nax. Wow! hard drama. Mas pogi, mas hirap, no? Actually, yan ang hirap na hirap ako. Ako naman, the more truth I see, the more funnier it gets. Dati, hirap na hirap ako makaisip ng konsepto ng script na pwede kong isulat dahil ang dami, kasi sobrang dami. Pero pag nag-concentrate ka sa isang pangyayari, feeling ko baka strength ko yun when it comes to comedy sa reality, sa totoo, sa kung anong nangyayari. Yeah. Then lalagyan ko lang ng twist of logic. Feeling ko, doon naman ako. Yung Paulo flavor yun. Oo, yung Paulo flavor. Paulo Conti's flavor. Konting comedy, punong-puno ng mura. Yun yung Paulo Conti's flavor. Oo. Tapos 90% kabastusan. Yes! Yes! Does it ever come from like a really sad place? Or maybe an unexpected place na... To be honest, ako tingin ko, oo. Kasi lalo sa ating mga Pinoy, we like having fun sa problema. Ako hindi ko makakalimutan, when my father died, dumalaw ang bubble gang. So, nakwento kay Bitoy. Nakwento kay Bitoy yung magke-cremate sa tatay ko. Ina-explain sa akin na in a very nice way kung paano i-cremate yung papa ko. So, kinuwento ko kay Bitoy. After ilang linggo, tumawag sa akin si Bitoy, Brad, ginawa akong ano ha, ginawa akong sketch ha. sure, game, di ba game? Can come from a very negative place. As long as hindi mo naapakan yung line ng pagiging insensitive, I think okay siya. Yeah. Exactly, yun yung na-feel ko din. Na parang when I'm being true to the situation and true to myself, yung parang true emotions lang talaga, yung honesty, parang para sa akin yun yung nakakatawa. Lagay mo yung sarili mo sa situation. Oo. Ganon, kuya. Ganon lang yung ginagawa ko. Yun, at least kasi, yun yung mga nakita ko sa inyo. Nung buong time ko sa bubble. Natutunan ko yan kay Direct Bobot Mortiz. Siya yung unang nag-coin ng term. For me, at least, doon ko narinig yung playing for truth. Kung ano yung eksena, kung ano yung gagawin ng isang normal na tao dun sa ganung eksena, yun ang kailangan mo. I'm pretty sure yan din siya yung tinuro sa inyo nila, Direk Cosme at ni Direk Yes, dati. Yan din. Kasi, yan din yung sinasabi school sila niya. Eh. Favorite natin ketcha yung ano eh, di ba? Yung pag late umuwi, si Mister. Yan. Lagi diba yung mga hunger. Ang sarap panoorin nito, no? Tawa ka lang ng tawa. Yung... Totoo yun. Totoo yun. Yung mga negative-negative. Tapos, kasi naranasan mo eh. So, alam mo kung paano ilabas. Naranasan mo ba yun? Wala ako sinasabi, ha? Sa totoo lang, kasi kung may truth, hindi man matawa sa'yo yung tao during ginagawa mo, kunwari yung sketch, hindi man sila matawa sa'yo. Pero, naka-relate sila. Okay na rin yun para sa akin. Hindi nga lang siya ha-ha-ha moment, pero the fact na gumaganon ka, na pangiti ka, I think... One way or another, tinamaan sila. May tama. Kumbaga, meron kang tinamaang tao. I agree with Bitoy at saka kay Paulo that it has to be truth. I agree with that 100%. But you know, you have to have twisted minds to be able to twist the truth a little bit. It only came to me when Bitoy asked me that to be part of this show, and then I asked him specifically because magre-reading kami. So I wanted to make a good impression naman of our director, si Bert De Leon. So I asked Bitoy, Toy, bigyan mo naman akong insight sa character na gusto mong i-portray ko nito. Tapos ang sagot niya sa akin, no,
just be yourself. So when I read the script that day, I looked at him and I goes, Bitoy, gusto mo suntukin kita kaya? Medyo ba ako samantala?